Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, meron tayong math problem coming from integral calculus. And this came from one of our subscribers and pinapasagot niya, evaluate the indefinite integral of square root of x plus 1 all over x raised to 5 halves dx. Pero before that, shoutout muna kay Yori Oliver na isa rin sa mga madalas mag-comment sa channel natin. And more power sa'yo, idol, and I hope you all the best. So, paano ba yung gagawin natin dito, Sir IJ? So, sa unang tingin kasi, parang kapag in-evaluate natin yung indefinite integral, mahirap siyang gawin. Pero pwede nating mapansin na ito square root, ito raised to 5 halves. So, ang pinaka pwede nyong unang gawin, just look dun sa denominator natin, x raised to 5 halves. Alam natin na ang 5 halves is 2 and 1 half. So, we can separate it as x squared multiplied by x raised to 1 half. And alam naman natin na ang 1 half na exponent is also square root, mga low digits. So this is equivalent to x squared square root of x. So we will write the given expression as square root of x plus 1 all over x squared square root of x dx. Okay? Tapos mapapansin natin, pareha silang square root. So pwede natin gawin, this is also equivalent to 1 over x squared square root of x plus 1 all over x dx. Okay? Ito, pwede natin itong i-separate, mga idol, yung nasa loob ng, ano natin, ng radicand, mga low digits, yung sa radical sign natin. So, pwede natin siyang i-express as the integral of 1 over x squared square root of x divided by x, so that is 1, plus 1 over x dx. Dito pa lang, kung makikita mo na agad na yung derivative ng loob equivalent somehow or meron lang multiplier na number, automatic makukuha mo na to. Kasi kung alam mo na ang derivative ng 1 over x is negative 1 over x squared, this can be finished na. Kumbaga, alam mo na yung magiging kasunod niya. It's a matter of algebraic substitution. So we will let you, yung nasa loob ng ano natin, radicand. So we have 1 plus 1 over x. So, applying the derivative, so du equals negative 1 over x squared dx. Dapat ito, gamin nyo na yung mga derivative niyan kasi x raised to negative 1, binaba mo yung negative 1, kaya nagka-negative. Nabawasan ng x sa exponent, negative 2, kaya naging x squared siya sa ilalim. So, ibig sabihin pala niyan, Sir IJ, itong 1 over x squared dx is also equivalent to negative du. So, parang negative du, so multiplying both sides by negative 1, will give us negative du equals 1 over x squared dx, in which this will now be the integral of negative square root of u du. Kasi square root, huwag kakalimutan, and u as a power, and the square root as a power can be expressed as u raised to 1 half. So, that is negative u raised to 1 half. So, applying integration of powers, just add 1 over 1 half, plus 1 plus c. So 1 half plus 1, that is 3 halves. Nasa ilalim yung 3 halves. So pag inangat natin, that will be 2 thirds. U raised to 1 half plus 1. So u raised to 3 halves, Sir IJ. U raised to 3 halves plus c. So pwedeng maging final answer natin is negative 2 thirds multiplied by ang u natin is, ano yung u natin? 1 plus 1 over x raised to 3 over 2 plus c. Ito na yung pwede nating final answer. Or, pwede mo rin namang isimplify ito gamit ka ng LCD na all over x. Pwede mo siyang gawing x plus 1 all over x raised to 3 halves plus c. So, ganun lang siya kasimple, guys. It's just a matter of marunong tayong magtingin ng mga variables na given din sa expression natin. Like for this one, square root of 5 halves. So, yung 5 halves, gawin mong 2 plus 1 half and 1 half will give us an expression which is also equivalent to a square root of x. So, that's how it goes. If ever you have questions or clarifications, okay, mahiya mag-comment sa comment section, mga idolo. And I hope you all the best sa lahat ng mga followers and subscribers natin. And more blessings to come. And sana marami pa kayo matutunan sa mga future tutorials natin and sa mga previous tutorials na na-upload na ni Sir IJ. More blessings, mga idol. God bless. Bye-bye.